Hello mga Ragnarok fans! In today's video, I'm going to share the top 6 reasons bakit ang Ragnarok Origins Mobile will end or the hype will die in 2024. Oops! Diba? Sorry sa mga diehard na mga Ragnarok fanatics dyan. I think Gravity did it again, diba? Ito yung mga assumptions nyo dati nung nilabas ang Ragnarok Origins. Yung mga expectations nyo na matataas about Ragnarok Origins and Gravity, I think they did it again. And tulad nga ng sinabi ko in the past, hindi na yan magbabago, okay? Yung company na yan. Ngayon, ang tanong, mag-quit na ba ako? Siyempre, hindi. Di ba? Hanggat medyo may hype pa yung laro, lalaroin at lalaroin ko yan, which is, as of today, may hype pa naman siya, except that by the end of the year, I think wala na, mamatay na yung talagang hype nito. And ako kasi, kung paano ko nilalaro si Ragnarok Origins today, since day one nang nilaro ko siya, ganun ko pa rin siya nilalaro, di ba? Nilalaro ko siya with a mindset na hindi pang long term yung game na to, kasi nga, Gravity, di ba? Nung asahan mo sa company na yan. Therefore, nilalaro ko lang siya pampalipas ng oras, casual, tamang dailies, papalas ng combat power para medyo makabulag sa ibang competitive na guild. Uy, mataas combat power dito, sali natin. And then, ayun na, di ba? Saling pusa na ako sa competitive na group PvP, okay? Ngayon, kung puro grinding-grinding yung mga pinaggagawa mo, di ba? And yan lang yung focus mo. Anong gagawin mo sa PvE? Grinding-grinding, sobrang dali na mga endless tower. Sobrang dali na mga Nightmare Temple, Extreme Challenge, di ba? Anong challenge dyan kung dyan ka magpo-focus? So, madami sa mga yan, nag-quit na rin, malamang. So, ano ba yung ginagawa ngayon ni Ragnarok Origin, di ba? Para, kasi madami nang nag-quit, di ba? If you look at the groups. So, one way na ginagawa ngayon ng Ragnarok Origins is that, syempre, pinag-merge nila yung mga server locally, which is yung global server daw nila. Which is parang every major patch or every patch na ginagawa nila is may minamerge-merge sila na server. And unti-unti, pakyat na siya ng pakyat sa Frontera server, which is yan yung isa sa mga older servers, okay? And then, kung nababasa nyo yung announcement nila recently is that may plano sila, di ba, na paglabanin ang mga global server versus, I believe, yung mga Taiwan server or any other servers din ng Ragnarok. So, expectation dyan is that bibilisan nila ngayon yung update, di ba? In the coming months siguro. So, sa ngayon, medyo tagtuyot sa update kasi I think pre-prepare nila na isiksik yung madaming update in the next coming months or weeks para ihabol yung character progression updates, di ba? Ng global server sa mga Taiwan server, di ba? Things like that. Target sa tingin ko, gagawin nila yan kasi I think yan na yung last way nila para gatasa yung mga sultan ng Indonesia, Thailand, ganyan, di ba? Yan na yung pinaparang last push nila to ano get some money on mga heavy spenders and mga whales to introduce that ano cross-country na competition or cross-server, di ba, na competition. After that, madami yun, mga spender or mga will siguro magre-retire na yan. So, yung gagawin nila na yon na mga server-server mergings, tsaka mga intercontinental, ano, PvP, okay. I think mag-introduce pa yan ng mga bagong hype. Especially pag mag-introduce sila ng mga bagong third job classes, I think mga additional hype pa yan. Pero yung pag-alis ng mga players every month, both F2P tsaka mga spender, di rin mawawala. Mangyayari na yan at mangyayari. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa mamatay na yung laro by the end of 2024. Diba? So, for this video, sasabihin ko yung top 6 reason bakit mamamatay ang Ragnarok Origins by 2024. Ano pinagsasabi mong mamamatay? Eh bakit yung ano, Ragnarok Eternal Love tsaka yung Ragnarok Next Generation? Tumatakbo pa naman. Oo nga, tumatakbo pa. Pero konti na lang yung mga players. Mga bugok na lang yung mga natira doon na nagtitiis sa mga ganong klase ng laro. So the first reason bakit mamamatay yung Ragnarok Origins
by 2024. So, syempre, yung mga F2P, eh, unti-unti, nag-alisyan na sila, diba? And ang mga F2P, mga hampas lupa community, kung saan nandun ako, eh, whether you like it or not, eh, nagpapadrami yan ng population ng isang MMORPG. And kapag marami yung population ng isang MMORPG, marami siyang player, mas lively yung community, mas lively yung interaction, di ba? Kumbaga, na-maintain yung hype nung laro. Meanwhile, kapag nag-start na silang mag-alisan, yung mga interactions or engagements, bumababa, yung hype nung laro, nawawala, namamatay, okay? So, bakit nag-alisan yung mga bugok na mga F2P? Well, I think partly responsible dyan yung madaming mga streamers or mga content creators na nagpauso, di ba, ng kung ano nung mga build on these mga F2Ps. Uy, ito gayahin nyo to, F2P friendly. Kahit spender yung ano, gumagawa ng content. And then, itong mga F2P na to, pilit nilang ginagaya ng ginagaya, pero hindi nila ma-achieve, di ba, yung mga builds na yon. And then, may mga nagpapauso pa, di ba? F2P friendly, full DPS PvP build. Di ba? Kala mo sigurado. Ayun, pag sinubukan ngayon niya ng F2P, especially nung na-introduce yung mga third job, madami sa mga F2P naging papel na lang, di ba? Wala nang kakwenta-kwenta yung kanilang mga characters. So, siguro, pwede mo yan gawin on ibang mobile games. Diba kasi kung marami ka namang numbers ng F2P talaga na full DPS, eh medyo baka makabulag kayo, diba, ng madaming spender kapag dinaan nyo sa dami. Ang problema, Ragnarok and Gravity yung kausap mo eh, diba? Eh kung hindi ka ba naman natuto sa history ng Ragnarok and Gravity, kapag gumawa yan ng games, sobrang grabe yung mga pinoproduce nila na mga whales, di ba, na mga player to the point na hindi mo kayang daanin in numbers ng mga hampas lupa. Ngayon, may ibang portion naman dyan ng mga F2P na hindi, expected na namin yan, kaya focus na lang ako sa PvE, sa grinding, boss fight, TR. Anong mapapala mo dyan eh, na yan yung talaga yung nakakaumay. Kaya yung mga nagsasabi ng ganyan, wala akong believe sa mga ganyan. Yan yung mga player na hindi nila mapapanindigan yung sinasabi nila kasi eventually mag-quit din yung mga yan. Kasi ang PvE, ang grinding, nakakaumay yan. Sinong bugok yung maglalaro ng game and magtiti sa puro grinding-grinding yung gagawin niya, di ba? Boss fight. Anong mapapala mo sa mga boss fight ngayon and dadali ngayon ng mga dungeons? Hindi nila ina-update. Okay? Especially kung binuhat ka na ng mga spender. Number 2 is that the spenders, eh, mag-start na rin sila na hindi mag-top up. And eventually, mag-quit na rin yung mga yan. Bebenta na nila yung kanilang account. So, bakit? Di ba? Kasi, again, ang usapan dito, Ragnarok and Gravity. And Gravity kasi, medyo balasubas din kasi ito eh. Sobrang taas yung firepower ceiling na binibigay nila sa mga ano character progression. Pero yung mga ceiling na yon, ma-achieve mo lang yon kapag nasa whale level ka na, di ba? Which is, gagastos ka na ng million-million talaga. Iba yung mga spender yan, gumagastos mga 100k, 200k, 300k, sabihin mo ng 400, 500k. Sa ibang pay-to-win na laro, yung mga ganong klase ng gastos, nakakapalag na yun eh. Medyo matutuwa na yung mga spender sa ganun eh, kahit mga sultan na yung mga karap nila eh. Problema nga, Ragnarok yung nilalaro mo eh. Yung mga ganong klase ng gastos, pag tinapat mo sa mga sultan, di ba, ng Indo tsaka Thailand, walang wala pa rin yung mga ganong klase ng gastos. Mangliliit yung mga ganong klase ng gastos and still hindi ka pa rin mag-enjoy, di ba? So yun guys, hindi mo na yun issue bilang spender. Kumbaga, ginawa mo na yung best mo para isupport yung game. Ang problema, masyadong greedy yung game eh, di ba? Ayaw niya yung mga ganyang support na, ano, 100k, 200k, 300k. Gusto namin mga million-million na support. Doon nakasentro yung aming mga character progression updates, di ba? Yun yung minamarket namin. Iyan yung gustong sabihin sa inyo ng Gravity, di ba? So, madaming spender, hindi natuto nung, ano, Ragnarok Eternal Love. Diba, nagbago na naman si Gravity, hindi na siya ganun ka-greedy. Nilaro ulit yung ano, Ragnarok X Next Generation.
in-assume ulit na hindi na ganun magiging ka-grabe si Gravity. Kaso ganun ulit. And then I remember nung unang ilalabas etong si ano, nung nasa beta si ano, Ragnarok Origin Global, ang daming streamer. 'Di ba? Pare-pareha sila ng script. Hindi, sabi nung ano, mga naglaro ng Korean. Hindi raw to ganun ka pay to win. Pag dinaan mo daw sa dami, 'di ba? Padadapain mo yung mga whales. Ganyan yung mga script nila dati, mga bugok, fast forward today, 'di ba? Wala, okay, walang nangyari kasi nga every time na pumupunta sa global si ano, Ragnarok Origin Gravity, wala, nag-iiba yan ng ano, diskarte. Talagang nang lalaway yan sa pera, okay? Lahat ng kung anong klase ng character progression yung ini-introduce niyan para i-market sa mga sultan. And etong larong to, hindi to laro na based on strategy, di ba? Kaya matatawa ka minsan sa mga Odin's Cup, no? Strategy. Ang unang tinitignan dyan kung sino yung may mas madaming whales tsaka heavy spender. Ngayon, kapag dumating ka sa point na pareha silang dami ng ano, heavy spender tsaka whales, eh dun palang babasok yung strategy. Ang problema is that malabo ka namang makikita ng ganun eh. Ang madalas mong makita sa mga match-up, eh mas lalong pay to win or heavy spender or whales yung isang kabilang guild versus sa kalaban nila. Kaya ang nagiging dating, masyadong boring yung malaban, di ba? Siguro kapag ang naging laban is, anyan nga, global versus Taiwan versus some other ano international server, maybe yan siguro magkaroon ng interesting na laban kasi, di ba? Whales versus whales na yan eh. Yan yung magandang tignan or ano, panoorin na laban. Hindi yung mga laban na ano lang, di ba? Local server lang. Number 3 is that recycled events na. Yan na rin yung ano, tatama rin na rin yung ibang player dito. Which is, napapansin nyo, puro recycled na guys yung event nila. And ang worst case pa is that hindi na-update yung reward sa kanilang mga nire-recycle na events. Di ba? Hindi angkop sa current character progression and the current patch nung laro. So, kumbaga ang mangyayari na dyan, moving forwards that meron na silang template ng mga event. So, ano yung mga event na ginawa nila nung 2023, yun na rin yung gagawin nila ng 2024 and babago-baguin lang nila yung mga pangapangalan, yung mga teams, things like that. Maybe, babaguin ng konti yung mga rewards. Which is, kapag ginawa mo yan ng ginawa, definitely, makikit yung ibang player dyan. Number 4 is more character progression imbalances. Di ba? Imbalances, ibig sabihin yung mga whales versus heavy spender versus mga normal spender. Things like that, di ba? Kahit huwag mo lang isali yung mga ano, F2P or mga low spender. Kahit yung tatlong kategory na lang na yon na pare-pares naman silang sumusuport sa game, nagta-top up. Pero dahil nga, objective nila is ano, ilaban ang global server sa ibang ano international server ng Ragnarok Origins, expected bibilisan na lang ngayon yung ano madaming update. Therefore, yung mga whales, okay, makakahabol yan, pero ang magiging cost niyan is madaming mapag-iwanan ulit. Therefore, yung power gap, di ba? Medyo magtitis ka ulit ng madaming months na medyo malayo yung ano o mataas yung power gap ng mga gumagastos sa mga hindi gumagastos, okay? And because of that, syempre, di ba? Tatama rin naman yung mga player. Ano ba yung ginagawa ng Ragnarok, no? Puro naman kayo, ano? Pera, pera, pera. Eh, ganun talaga, business yan eh. Anong gusto mo, di ba? Number 5 na reason, which is ito yung most common reason is that magkakaroon ng mga bago, fresh, new mobile MMORPG na magbabagsakan ng 2024, which is every year naman may bagong hinahype talaga na MMORPG. And because of that, yan nga yung reason bakit nagbago ng business model ang mga mobile games, di ba? Ang mga mobile games ngayon, wala na yan long term na plano. Wala yan long term plan paano nila gagawing ano, kabuhay-buhay yung kanilang gaming community, yung hype ng kanilang game. May mga presentation sila lagi, may mga discussion, pero kayong maniwala dyan, wala yan long-term plan. Kasi ang business model ngayon ng mga mobile games is mag-release ka ng mga bagong game, di ba?
And kapag napag-release ka ng mga bagong games and nandyan yung hype ng game mo, ang next step na yan is gagatasan or imimilk nila yung mga spender as quickly as possible. So for the first 6 months, yan yung talagang i-maintain nila yung mataas na hype nung laro. And then, dahil mataas yung hype nung laro, nadami yung player base, yan yung window of opportunity nila para maglabas ng madaming character progression, madaming patch na kung saan isosupport siya or magta-top up, diba, yung mga spender. Kasi kapag pabagal-bagal sila or pakupad-kupad sila sa pag-introduce, diba, ng mga pay-to-win updates, eh kakainin, diba, ng ibang mga bagong maglalabasan ng laro yung supposed to be mga profit na dapat nasa kanila. And ang technology ng laro, eh nagbabago din kasi yan, di ba? Almost every year. Kaya nga mapapansin nyo, di ba? Yung mga nire-release na laro, eh paganda ng paganda yung graphics tsaka yung mga gameplays. Kaya ang nangyayari, nagiging outdated din talaga yung current na technology ng mga nire-release na mga game in the past versus yung mga nire-release na game today. Eh ang gusto ng mga player talaga o yung mga tao, yung bago sa kanilang paningin, yung maganda sa kanilang mga mata, di ba? Yung gaganahan silang maglaro, yun yung hinahanap-hanap ng mga player. Therefore, kapag may mga bagong games na ini-introduce, eh unti-unti nababawasan ng hype etong Ragnarok Origin. Eh syempre nga, di ba, karamihan din sa player base ng mga gantong game is F2P. Eh ang mga F2P, yan yung mga talamak na intro voice na tinatawag eh. Usually mga, hindi naman nagtatakal talaga yan sa mga game, and lahat ng klase ng game sinusubukan ng mga yan. Especially kung sa tingin nila eh kikita sila on certain games, di ba? Or merong potential na yung mahampas lupa eh kumita on different games or mobile games, which is kabugukan kasi wala namang ganun. Mga NFT, kalokohan. And last but not the least is eto na yung mga streamers. Unti-unti na yan mawawala or mag-i-stream sa Ragnarok by the end of 2024, di ba? Kasi ang mga streamers, especially yung mga streamers na yan naman talaga yung kanilang kinabubuhay, eh nabubuhay yan sa mga laro na may mataas na hype. Ba't ka mag-stream ng isang game na wala ng hype, di ba? Na namamatay na. Syempre doon ka lagi sa game na may madaming hype para madami kang viewers, which means more revenues for them or more chances na ma-promote nila yung gusto nilang ma-promote. Kunyari yung talamak ngayon, di ba, yung top up service, use my promo code for discounted top up, mga ganon, di ba? Ano nga mag-promote ng discounted top up, eh namamatay na nga yung ini-stream mo na game. E di malamang sa malamang, pupunta ka na sa mga bagong game na medyo may hype or malakas yung hype, di ba? And then yung mga streamer kasi may mga communities yan eh. Eh yung mga communities nila, usually kapag yung idol nila na streamer lumipat ng game, sinusundan nila eh. Nga panadi kong mga bugok eh. Idol, quit ka na. Sige, quit na rin ako. Ano yung bago mong nilalaro? Sundan kita, di ba? Ganyan yung madaming mga viewers, okay? So pag ang streamer lumilipat ng game, buwat-buwat niya yung kanyang buong community. Eh yung madaming streamer dyan, usually magkakatropa din yan eh, di ba? Magkakagild. Eh minsan yung mayan, nag-uusap-usap yung mayan, uy, eto bagong game, tara lipat tayo rito, tapos eto ulit yung i-hype natin. And then syempre, di ba? Use my discounted top up, use my promo code. And ayun lang guys, yung aking top 6 reasons why mamamatay ang Ragnarok Origins by 2024. Kaya kung spender ka dyan, no? Kaya mag-top up! Huwag na, di ba? Kaya may sinusupport gravity, eh. Greedy nga yan, eh. Invest mo na lang yan. Kunyari, stock market or better yet, pang-inom mo na lang, baka mas matuwa ka pa, di ba? So, ang ginagawa ngayon ng mga developers for sure is nagde-develop ulit yan ng bagong Ragnarok na iba naman, di ba? Yung fresh new Ragnarok na medyo iba yung gameplay, iba yung mechanics, pero same old thing. Massive pay to win pa rin yan at the end of the day. That's it. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.